Welcome back na naman po sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo ulit upang magbabahagi na naman ng konting kalaman. At ang atin pong pag-uusapan ngayon mga ka-treasure hunter ay tungkol po sa isang treasure site na kung saan may marker na hugis puso. At ang hugis puso po ay positibo po sa tinatawag na Yamashita treasure. At atin po itong i-decode kung nasaan po ang nakatagong kayamanan sa abot po ng ating makakaya. At kung mayroon po kayong alam tungkol dito, pakicomments na lamang po sa iba upang makatulong sa ating ka-treasure hunter. So bago tayo magsimula mga ka-treasure hunter, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po sa mga i-upload kong videos. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So, pag-uusapan nga po natin mga ka-treasure hunter ang tungkol po sa naipadalang video sa atin mula po sa Visayas. At ang salita po na ating naririnig ay isa pong salita ng taga-Leyte. At alam natin po ang Leyte ay ang pinagdidigmaan po ng mga sundalong Amerikano at mga sundalong Hapones na kung saan halos napuno po ng sundalong Hapon ang Leyte sapagkat dyan po dumaong ang napakaraming sundalong Hapon at nagkampo po ang mga Japanese Imperial Army dyan po sa lugar na yan sa Visayas na kung saan positibo sa tinatawag na Yamashita treasure. At ang mga marka po na kung saan heart shape na kung saan nakaukit po sa mga nakariprap na bato at may malalaking puno ng baliti ay positibo sa tinatawag na Yamashita treasure. So atin pong i-decode ito sa abot po ng ating makakaya at ibahagi natin sa ating mga ka-treasure hunter na kung saan kasalukuyang naghahanap at mga baguhan pa lamang po sa larangan po ng pag-treasure hunting. Halika kayo at samahan niyo po ako sa pag-decode sa isa pong video na ipinadala sa atin mula po sa Visayas. So balikan po natin ang kanyang videong ipinadala sa atin mga ka-treasure hunter. At ito po ang kanyang ipinakita sa atin. Kung mapapansin natin, ito po ay ilog na maliit at halatang ginawa ng tao sapagkat nakariprap at may punong malaki na kung saan maaring ito ay baliti na karamihan po sa tinatawag na marka ng mga Japanese Imperial Army ay ang mga baliti na kung saan itinatanim nila sa gilid ng ilog na maliit upang maging marka at bilang palatandaan sa kanila pong iniwan sapagkat ang mga baliti po ay madalas tinitirhan ng mga jin or encantado na kung saan maaaring interesado sa treasure na binabantayan niya ito at may mga inkanto na nakamasid sa tinatawag na treasure. So yung heart po na makikita natin dyan sa lugar na yan na maliit na naka-engrave ay isa pong marka ng treasure. So treasure po ang heart na ating makikita dyan. So napapansin nyo ba yung heart na naka-engrave dun? Yun po ay ang ibig sabihin niya ay treasure right here o treasure na ay nandito. So maaaring sa ilalim niyan ay may daanan pa-drifting or under ng malaking punong kahoy na yan ay nandyan po ang sikreto na maaaring may butas doon na tinakpan at nandun lamang ang nakatagong kayamanan at label po ito ng tubig sapagkat sinusuplayan ng tubig yung loob po ng tinatawag na pinaglagyan ng treasure. So naka-preserve po ang treasure dyan sa ilalim po ng may hugis puso. So maaaring dyan sa ilalim ay may sikretong daanan na tinakpan lamang ng mga nakariprap na mga bato at siguradong matigas at maaaring malalaki pa ang masasagupa ng bato dyan sa ilalim at mapahirapan ang sino mang kumuha. Traps po ang tubig na makikita natin dyan mga ka-treasure hunter. So yung heart na mapapansin natin parang may tulis pa siya sa dulo na pababa. At maaaring yung tulis sa dulo pababa ay pointer pa ilalim na kung saan doon ang tinatawag na daanan o passage dyan sa ilalim. At mapapansin natin yung ugat ng kahoy ay parang nagmukhang
mga passage ang sign na naka-letter B ang mga ugat. So, dyan po sa ilalim niyan ay sigurado nasa tubig or underwater, sapagkat yung mga clay na ginamit ay maaring bluish-gray na mapapansin natin na nasa gilid ng ilog. At yung tubig dyan siguradong pangpahirap sa mga naghuhukay sapagkat papasok at papasok ang tubig kapag hinuhukayan dyan. So maring na-divert yung tubig bago nila ginawa yan at binalikin nila uli pagkatapos nilang mag-construction. So dyan po sa ilalim ng hugis puso na yan ay maaaring may makukuha pang mga marka na iba. Maliban sa hugis puso na yan ay may mga arrows pa siguro dyan na makukuha kapag binasag na ang mga nakariprap na bato. So dyan po talaga sa ilalim na yan, sa ilalim ng puno ay may sikrito. Sa ilalim ng nakaukit na heart na yan. At maaaring nakalubog lamang sa tubig ang nakatagong kayamanan. So sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting kalaman sa atin pong Catrice Hunter na nagpadala po sa atin ng video na ito. At kung mayroon po kayong video na ipapadala, pag-send na lamang po sa messenger upang ma-decode natin. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabasa, pag-decode tungkol po dyan sa naipadalang video sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panunood. Yeah.